araw mga kapone, welcome po sa ating channel. At medyo unstable pa din po yung ating panahon dito sa Borongan, sa Eastern Samar. Ngayong araw po ay bibisitahin natin sila Nanay Nelly, Nanay Paz. Medyo malungkot po na araw ito sa atin kasi pumanaw na po si Tatay Rinaldo. Malungkot na balita. Ano Pepa? So, direct. Ha? Baka sa lamig din or nakakalungkot naman. Iniwan na tayo ng ating Tatay Rinaldo. Isang senior na naman po ang nalaga sa ating channel na ating tinutulungan. Okay, let's go kapone. Samahan niyo po kami para sa ating pakikiramay kay Tatay Rinaldo. Pa, may duma po sa akin. Siguro si Tatay Rinaldo na yun, nagpaparamdam. Para siyang tutubi na maliit, kulay blue. Sabi niya siguro, thank you. Bumisita kayo sa akin, ano. Di ba may ganun yun, Pepa? Nagpapahiwati. Ngayon malungkot ang ating pagdalaw. Ayan to, nagtrapal na era o. Naglagay na sila ng trapal. Good afternoon po. Ha? Asya. Ha, inhira nanay ni Eli. At nanay ni Eli, hospital. Hospital, kay ano? Inihika na ma-confine. Na-confine? Oo. Nanay, nanay, sip ni Tita Paz. Kada-sipunta ka mo. Sige po. Naka-confine pala si Nanay Nelly sa hospital. Oo, dinara kanina. Bakit po? Kasi masyado ang ubo. Ah. So kayo lang yung nandito? Oo, ngayon, mana-concept. Hindi kami tutulog. Oo. Kumusta na po? Oy. Nakilala ka pa, Haakon? Si Sir? Oo. Magkala ko hindi mo na ako kilala. Namatay si Rinal eh. Opo. Kakano ka matay? Kahapon. Kahapon lang. Kasi yung ano, sabi nga ni ano, patay na si ano, si Rinal. Si ko dito nang gawa ulit ako. Pero nung kala ko hindi pa naman kay akin lang mag ako na mag lagi naman nanonood yung ano TV yung kana perno po. Minuksan kong wala. Bunta ko roon. At patay na nga. Ako nga hinihipo ko ang paa. Ako hindahandahan ko lang. Baka tadyakan pa ko. Patay na nga. Sa kanila mo lang ako naalam eh. Nanay, hello. Nandito si Nanay Concepcion at saka si Nanay Paz. Iniwan na po pala tayo ni Tatay Rinaldo. Makausap maat
Magkakape pa. Magkakape sa nasa. Magkakape. Umaga na. Parang atake yata. Atake? Eh, oo. Atake? Wala kayong boses, nanay. Ayan, nagpuyat pa ka. Puyat. Sa puyat. Diyan sa pagdadasal. Hmm, pagdasal. Oo. Sino ang tagadasal? Si Rosa. May, may kinuha kayo. Sige, upo, upo, upo kayo. Na. Alam ko yun, pero sige, ano. Sige, dito ako. Pero. Sige, nay. Hindi ko makakaya. Ha? Namamaos ka. Hindi ko makakaya. Tinigilian doon pa sa hospital. Oo nga po. Kailan kailan na-confine si Nanay Nelly? Kanina. So dahil din sa ubo. Walang gana kumain. Kaya pina-check up namin doon. Ang sabihan doktora, ipasok sa hospital. Kasi oo nga, para sigurado ano. Oo, makabitan na ng dextrose. Dextrose. Dahil siguro sa lamig ng panahon ano. Kahit nga iyakuan, hika. Pareha sila ni Tatay Rinaldo. Nakakabigla naman, pinuntahan kami doon ng pamangkin nyo yata yun. Oo, yung lumaka doon sa nag sumat nga haak, dumaan kami sa Serapone. Opo. Kasi ganun. Papunta Hiraha, simbahan. Kasi bukas na namin ililibing, wala namang anak na nanintay, wala. Ay, bukas na? Ang bilis alas naman. Alas 9. Kasi puro kami mahina, hindi naman kami pwede magpuyat. Sa bagay. Eh, yung aking pamangkin. Wala nang inaantay? Wala. Anong oras po na nawala ng buhay si tatay? Rinal? Mm-mm. Ano eh? Palagay ko maaga pa, kakakulip ang gabi. Kahapon? Anong date pa kahapon? 19? Ligo? November 19. Tapos anong oras? Mga maaga pa siguro. Hindi naman kami, ano kung hindi yung isang taga rin sa kabituan. Kaibigan niya. Ang nagsabi hamon, nga patay na kuno he, Tio Rinal. Ah, hindi kaya nagulat alam. Kami lahat. Kasi pagbukas ko ang pintana, nakita ko naman, bukas yung pintuan nga papunta sa labas. Opo. Digising hiya. Mm-mm. Sabi ko, bukas naman, bakit ano yun? Mang anong oras yun? Alawang ko lang kung mga anong oras. Mga alas 6, alas 7, ganun. Alas 6:30. Kasi magkakape daw. Oo. Nag ano pa rin sa lamesa niya, yung tasa, niya, termo. Parang inatake nga. Kabigla ano? Hindi na nga nakaakyat sa may hagdanan na ata. Saan siya naabutan? Sa may hagdan. Di dahan may hagdan mana? Ha? Di dahan may hagdan kamatay? Oo. Nakabaluktot. Nakabaluktot? Paano, paano, nanay? Sa hagdanan niya. Nakaganon? Magno. Oh. Nakatiklop yung paa niya. Nakatiklop. Yung paa niya sa hagdan. Nabuhin siya ganon. Baka natumba siya. Kaya nga. Posible ano? Posible yan. Narinig ko pa yun, yung mga bandang alauna. Ubo ng ubo. Alauna ng hapon? Gabi. Anong gabi? Kasi nagsasahod ako ng tubig. Baka yun na yun, yung may iba na siyang nararamdaman, hindi niya lang sinabi sa inyo. Nung linggo, nagpunta pa nga yan dito, nanood. Nanonood siya dito. Nanonood na. Yes, sabi niya, Pernando po na, tawagin pa ako. Pero nung nakarang araw, wala naman siyang mga, yung mga parang nagpaparamdam, ganun. Talagang bigla lang talaga. Yun na yan, Biglaan. Kaya sabi ko nga, wala namang hindi sa inyo. Mm-mm. Hindi na. Ano? Ay, Diyos ko.
Nanay Concepcion, kailangan mo ng ano, yung parang luyang dilaw para umano yung lalamunan mo. Pag iniinomin luyang dilaw, it nga. Dilaw? Oo. Kahit yung ubo. Saka itim liyog, may kalamansi nga apog. Oo. Pahiri. Huwag kang magpuyat. Hindi ko na nga mamaya yung pagpapalamay. Oo. Bahala na hirit mga malakas maglamay. Matatanda na din kasi kayo. Kailangan nyo ng maayos na tulog. Ayaw ba? Hindi ko malam kung ano yung sasabihin. Sa nangyayaring ito. O ito ni ka. Muntik din ito ma. Ikaw din, Nanay Pas. Ano? Muntik kang matumba. Kung nahihilo maak. Kasi anak, nasingad to kami ha sinter kanina. Dinara kami ha ng umanag, nasingad to. So okay naman yung BP mo? Mataas. Kaya kinuha na nakin gusartan. Gusartan. Ngayon ito kanan kuan diabetes. So bukas na ililibing, anong oras po ang libing? Alas 9. Saan? Dito sa? Dito lang sa Kampisaw. Sa New Cemetery, sa Kampisaw. Oo. Alas 9. Tapos, hindi siya naimbalsa mo, hindi na. Kinuha lang ga, eh, tingga mo. Nalagyan siya. Injikan lang niya. Maka-make up na nga yan. Oh, minik up na nila. Pero hindi pa nakapasok sa alo. Sa kabaong. Nakita namin hindi pa yata masyadong nagagawa. Tapos na yan. Tapos pero na yun. Basa-basa pa ang pintura. Kasi maurang kakulap. Maulan nga ano. Gabi hanggang gabi. Hanggang gabi pinagpupukpuk yan. So ano pa po yung kailangan para sa pag ano ni tatay? Kabaong meron na. Naayos na nila sa awangan. Yung sa simbahan, di ba? Sa simenteryo. Simenteryo ata. Di pa alam. Ewan. Kasi kung... Ang nag-aayos yung pamangkin nyo. O, sa ena singad to. Hindi naman ito maiwanan. Ayok pa. Anong gagawin? Si Tatay Felix. Oo. Wala na nim kajaming kan Fernando po panonood. Oo nga. Ang ano nga, hinili ano nga sa hospital eh. Makapupunta ko doon. Mag-iingat ka din ha. Ayaw pagpipinauuran. Nagpapaulan to. Nako. Kung kailan malakas ang ulan sa katatakbo. Dapat huwag kang magpapaulan. Nagpapaulan ka daw. Mag-iingat ka. Pero marunin ako sakit sa kanya. Hindi na yan. Oo. Kasi ngayong panahon natin. Makulit pa yan sa batang maliit. Ha? Makulit yan sa batang maliit. Makulit. Sabi niya, Lord. Gagaling ka. Oo. Makikinig ka. Oo. Para hindi magkakasakit. Oo nga. Ako lang magkinig mag-uwi pa. Pero lagi lang. Ano. Aking ganakon mag-umulan. Itigil ako. Ano yun? Nakamutip ako mahuhulog doon siya. Kaya laki ng lindol. Oo. Ang lakas ng lindol kanina. Ano na na eh. Sobrang kala mo eh. Magigi ba yung aming bahay? Nakakapit nga kan harigit. Kahit nga ako nakapit ng harigit. Putol na. Putol. Ay oo. Ayun. Putol. Alam na yung lindol? Opo. Naglindol. Na, kumakain kami. Biglang umayog-ayog ng malakas. Mag-iingat na lang po tayo. Lalo na kayo. Ano? Kaya siyempre mga senior, wala nang ibang kasama dito, kayo-kayo na lang. Pampalakas, insure, pinapabigay ni Tita Mel. Yan, mag-share-share na lang po kayo niyan. Tapos ito pa, cookies. Ang merienda. Salamat na marami. Salamat na marami, Tita Mel. Sana bigyan ka pa ng mabuhay.
At lahat na mag-iingat yan sa inalalagyan mo. Umalis na yung kapatid namin. Nakakamiss si tatay, no? Akala natin na aabot pa siya ng Christmas party. Pero nakakapagtawid-tawid natin yan. Tawid yan. Naruno. Basta yung mga action ang gusto niya. Yun yung gusto niyang panoorin. Ang lahat ginawa na sa kanya. Nung last vlog natin, masaya man lang siya, ano? Nagulat nga kami. Iya kung unang tumakbo doon. Nakabaloktot na siya nung nakita. Siguro medyo ilang oras na din siguro na ano siya, no? Na siguro ang kanyang atla. Hanggang doon na lang siguro ang kanyang buhay. Para meron po kayong magamit sa pagburol kay tatay. Meron tayo dito ipapaabot na pagmamahal. Galing po kay Tita Fede ng New Jersey. Hindi na po ako bumili ng groceries kaya mas kailangan po yung pag-process sa kanya sa sementeryo. Kung ano pa man yung... Sementeryo na lang ang aanuin nila ngayon. Kasi bukas na yung... Bukas na. Kailangan ma-process ngayon. Ano pa yung pamangkin namin? Nilakad na kanina. Nilakad ng pamangkin mo. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. 5,000. Galing po yan kay Tita Fede ng New Jersey. Salamat po na marami, Tita Fede. Marami pong salamat. Yan, para makadagdag sa babayaran pa sa sementeryo at saka sa mag ano kasi dito sa atin, pagkalibing may pinapa-snack, ano. Kahit kunting snack lang sa mga sasama sa libing. Uwang ko nga yung takma pang umangkon. Kunani tira bibili. Ah, ipapabili mo sa pamangkin mo. Kasi alas 9, nakukuha na siya pagluto. Ida, may pumunta yan sa bayan. Oo, may kahit pansit, bumili siya ng pansit. Gawin natin. Dito ka lang muna. Saan ka pupunta? Diyan pa na si Teresa ang utos ang papunta doon sa bayang Kilabitong. Kasi Betire, si Teresa ang kasama ni Bitong? Ada. Si Bitong? At asawang. Si Binaunay. Kaya, uutos natin. Pumunta siya doon kay Bitong at bumili ng kailangan yung gagamitin bukas. Opo, para kayo dito para lang kayo. Bago umalis at saka yung dadatingan. Ganun. Sige, papuntahay Teresa nga. Sige po, ano na na? Hinakang ka na mama, ka na. Oo. Si Pepa na lang. Kailangan doon laging may bantay. Oo, baka mamaya bigla yan tumakbo. Magulat tayo. Tumakbo si Tatay Rinaldo. Joke lang, Tatay. Tatay Rinaldo, nakikinig sa atin yan ngayon. Jesus, malayo na narating yan. Andoon na yan sa mga kaibigan niya. Mga kaibigan niya? O yung mga ka... kainuman, nauna iya. Yun din kasi yung sakit ni tatay, yung chronic obstructive pulmonary disease, yung sa baga. Sira na yung baga niya. Yung pina-check up natin siya. Ito si Ate Teresa. Opo. May iuutos po sila para sa gagamitin daw bukas. Ah, mayroon itong ano. Opo. Yan yung kwarta. Papalitahin, gagamitin bukas. Bago tumikangan, eh, pagdating. Na may itipakaan eh. Yun lang, bahala sila kung ano ang kanilang bilhin. Sige. Bukas na kasi yung bilhin ko. Bukas na ano? Sa alas 9 pa ng umaga. Oo, para maibili nyo ng pagkain. Yeah. Tapos halimbawa man kung may babayaran pa sa sementeryo, makaano dyan.
Kasi sa simbahan parang wala nang masyadong bayad, sa cemetery lang. 1,000 po, nagbayad na po. Ah, nagbayad ka na 1,000. Oh, wala na ano, wala nang iba. Yung sa cemetery, ano yung sa pag ano, pag imbalsa mo. Tapos na, parang ano lang po 'yan, hindi naman masyadong balasamang light hindi lang. Yung dugo eh. Ah, hindi injection kino. Lang po. O kasi kailililin ka agad. Ililibing ka agad. Mm-mm. O sige, para magamit nila. Light, mas magagikan. Hindi tada. O pwede kayong magmotor lang po. Pamangkin kayo ni tatay? Opo. Hinuit maiiwan. Bakit maglalaag? Baka tumakbo daw si tatay Rinaldo. Tiyo, hey ano, Gary. May mga bata doon eh. Sila tayo yung anak ko. Kaso baka iwan ng mga bata. Hinuit yung bubod. Adi may... Adi Gary daw mo. Hindi makain magmotor. Sige ate, ha Teresa, pasuyo na lang. Thank you po. May salamat sa inyo. Opo. Titingin lang kami doon sa kanya. Bago kami umalis. Tatay ha, inumin insyo. Riyad to, bis ka kumusog. Ha? Teresa, mas makikita. Sige. Thank you po. Sige, welcome. Condolence po ha, nakikiramay po ang ating mga kapone. Nang maraming marami. Ako pumunta sa inyo kanina. Ah, kayo po. Nabigla po kami. Tatay Rinaldo. Ano ang nag-game niya sa Loran? Sila kapitan. Ang daming tumulong. Ang daming tumulong. Ang daming tumulong kasi ano naman ang gawa dito yung bayanihan. Kasi noon, karpintero naman yan kahit sino ang ano, andun yan. Kahit sino ang kumukuha sa kanya. Oo. Condolence po. Oh, thank you po. Makikiramay kami sa inyo. Lagi niya lalako na patawad sa kanya. Kasi manok man lang namin ang aming ano dun eh. Kaya ako na manok mo, ari ay alagaan ko. Huwag ka na lang magano. Ah, meron siyang manok. Oo, yun. Oh, nandiyan. At saka yung inahin niya, inalagaan ko na rin. Ando naglilimlim, sampok. Iniwan niya yan sa iyo, kaya alagaan mo. Sabi lang ay kung gusto niyang alagaan ko, alagaan ko. Kung gusto naman magkano, pwede niyo. Kaya anak ko muli, sasama-sama malang kami dito. Wala naman akong ibang ano sa kanila. Basta kung ano man kasalanan ko, pahalal siya. Patawarin niya lang nila ko. Tsaka dalhin niya na lang yung mga nararamdaman natin. Oo. Ano? Mga sakit, total siya na naman yung umalis, dalhin niya na lang. Ako rin, meron ako sakit din eh. Tiyan mo. Dito. Bangin ulcer. Meron din ako sakit, pero hindi ko na lang binabanggit sa kanila. Baka maya, maano pa sila, maano pa. Ako lang, hindi ko, sa solo ko lang ito. Kung wala na rin, hospital na ako.
Kawawa naman ang ating mga lolo-lola dito. Sige dito. Maraming salamat. Opo, ha, Nanay Paz, Nanay Concepcion. Salamat. Ingat sa pag-ano dyan, madulas. Madulas. Na-exercise pa. Yung biyahe bukas, meron kayong sasakyan. Opo, may truck po. Ah, nakahiram kayo ng truck. Bye-bye, oh, para lahat makasakay. Kasi malayo itong lugar nyo. Mamimiss natin si Tatay Kapuno kasi mahigit tatlong taon din natin siyang nilingap. At at least nabigay po natin yung mga sa tingin natin magpapaganda sa kanya, ang kanyang kalusugan, yung mga buwan-buwan nating ayuda at yung mga pa-insure. Thank you Tita Mel sa lahat po ng mga nag-sponsor kay Tatay, paggawa ng bahay niya at pagbabago ng buhay niya mula nung nakatira siya sa dating bahay na butas-butas hanggang sa naging comfortable na siya, hanggang sa huling hininga niya, patuloy natin siyang inalayan. Thank you po kay Tita Fedy at sa lahat-lahat po. Kahit may ininda siya pong sakit, nagagawa pa din niyang magpatawa. Kahit pilit na lang, ano, talagang nakangiti pa din siya. Pero nung huli, parang may mga ano na siya sa atin. Sinabi niya na baka hindi na daw siya umabot sa Christmas party daw. Yun yung mga pinagitawan niya sa lita. Parang nagpapahiwatig na siya. Opo. Pero edinadaan niya sa biro. Salamat Tatay Rinaldo sa masasayang alaala at pagkakaibigan.